para sa pinakamamahal kong asawa. Ang damayan ko siya ay hindi na kailanman pagkakaiba. Wow! May asawa na pala si Tia Isabel. Ikaw ang ugat ng lahat ng ito, Padre. Ubus na sa pagmamahal ng anak ng diablo. Simon, parang buong-buo pa rin yung loob niya na gawin yung plano niya, yung maitim niyang balak na pag-revenge sa mga kalaban niya dati. And tingnan na lang natin kung kaya pa ni Clay talaga baguhin yung mga magaganap. So kailangan dito maliwanagan siya na hindi masosolve ang katiwalian o kasamaan sa pamamagitan ng isa pang kasamaan. Kailangan ko pong makausap si Maria Clara. Iligtas natin ang anak ninyo. Wala akong anak! Wala na! Sa loob ng 3 araw, ay babawiin na ng korporasyon ang iyong buong lupain. Bakit nagmamadali sila? At bakit ikaw ang may dalang balita? Dahil ako ang bibili ng korporasyon ng inyong lupain na tahanan. Para lamang muli itong ibalik sa inyo. Subalit, lahat ng kabutihang loob ay tinatanaw. Bakit nasa sayo ito? Bakit nasa iyo ang agnos ni Maria Clara? Sa anak ko yan, ibinigay sa kanya ng kanyang kasintahan, si Basilio. Ibinigay sa kanya ng isang ketongin na kanyang ginamon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nais mo. Kapalit lamang ng agnos na ito. Mahalaga ang agnos niyan sa akin, anak. Baka sakaling magbago ang isip mo dito. Tila nawawala ang ibang sulat nito. May magandang libro. Hindi kaya't pag nangyari na, saka pa lamang maitatala sa libro. Kailangan kong puntahan si Basilio. Kailangan kong mabawi sa kanya ang libro. Sinilip namin ni Elias yung libro nung isang gabi. Hindi ko nakita ang aking pangalan. Ibig sabihin ba nun ay para akong si Elias na sa unang libro lang lumabas? Wala ka din sa unang libro. Narinig mo ba ang kaguluhan sa Maynila? Nagkaroon nga doon ang putukan sa ministeryo. Doon nga daw napatay si Maria Clara de los Santos. Ngunit ang nabalitaan ko naman ay kinahasa siya ng pare. Sino yung mga yan? Sino si Matang Lawin? Umuusad na nga ang kwento. Nangyayari na ang nakasulat. Ibig sabihin, si Basilio. Puntahan mo si Elias, ipaalam mo sa kanya to. At ako kailangan kong puntahan si Basilio. Sinta, lubos akong nag-aalala nang mabalitahan ko ang nangyari sa kanya. Ako man ay nag-aalala para kina Kapitan Tiago. Mamayang gabi ang dating nila mula sa Maynila. Para iuwi ang mga labi ni Senyorita. Basilio, natatakot ako. Natatakot ako na baka mangyari sa akin na nangyari kay Maria Clara. Lalo't na lagi kaming nasa kumbento. Ni Hermana Benchang at yung Padre Camora. Basilio, yung Padre Camora. Sinta ko. Tumingin ka muna sa akin. Sundan mo ang aking paghinga. Hinga ng malalim. Isa pa. Sinta ko, hindi mo na kailangan mag-alala. Dahil hindi ka naman nanatili dito, Sinta. Nandito ako para sunduin na kita. Ngunit hindi maaari. May pagkakautang pa ako kay Hermana Benchang. Hindi niya ako papaalisin. Hindi, Sinta. Matutubos ko na ang paglaya mo. Nag-ambag-ambag ang aking mga kaibigan para maiuwi na kita. Hindi ba't naaalala mo? Sinabi ko sa'yo noon na gagawa ako ng paraan para maiuwi kita. Tinutupad ko lamang ang pangako ko sa'yo. Oh, Basilio!
Lolo? Nasaan ako si Itay? Galing kay Itay? Minamahal kong huli. Kung nababasa mo ito, malamang ay nakauwi ka na. Patawarin mo ko sa aking ginawa. Ipinagbili ko ang iyong kwintas kapalit ang pagkamit ng katarungan laban sa mga nangaapi sa ating bayan. Huwag mo na muna akong hanapin. Mabuti hindi mo alam kung nasan ako para na rin sa kaligtasan mo. Paalam, anak. Talis. Nasaan ho siya? Lolo, anong gagawin ni Itay? Lolo, may gusto ko bang sabihin? Anong ginagawa ng Cardinal Moreno sa aking tahanan? Kumarunong lang sana magsulat si Lolo. Hindi ko maunawaan ang sinasabi ni Lolo. Wakas, nakilala ko rin kayo. Es un honor conocer al famoso amigo del nuevo Capitán General, el señor Simón. Himala at hindi mo yata kasama si Basilio. May iba siyang sinadya. Kumusta ka, aking buhay? Tumakas lamang ako habang natutulog si Tia. Ngunit kailangan ko na rin bumalik agad. Huwag ka mag-alala. Kapag kasal na tayong dalawa, hindi natin kailangan magtago pa. Umuhay tayo sa malayong lugar doon sa aming probinsya. Tahimik lamang buhay doon at wala masyadong ingay. Iyan ba talaga ang gusto mong isaganin? Ang tumira sa liblib na pook, malayo sa sibilisasyon at modernismo. Magtatayo raw sila ng tren roon. Kahit hindi ka mahihirapan bumiyahe kung iyong nanaisin. Ngunit kailan pa yon? Kapag aalog-alog na ang baba ko? Kapag maputi na ang buhok ko? Hindi ba ang importante ay magkasama tayong dalawa? Magkasama tayo panghabang buhay. May problema ba, Paulita? Hindi kaya't pag nangyari na, saka pa lamang maitatala sa libro. Imposible. May susulat kaya nangyari sa amin ni Huli kanina. Iho? Doña Isabel! Tila ginabi ka ng uwi, Iho. Nakarating na po pala kayo. Kanina pa. At tila abala ka sa buong araw at hindi mo na kami nasalubong. Rinaldo, magandang gabi ho. Kung mabuti po at nasamahan niyo sila. Para sa pinakamamahal kong asawa, ang damayan mo siya ay hindi na kailanman pagkakaiba. Wow! May asawa na pala si Tia Isabel. Nakarating na pala kayo. At nasa na nga ba iyon? Damayan mo siya ay hindi ko na kailanman pagkakaiba.
hindi ako nasabihan ni Manang na nakarating na pala kayo. At nasa na nga ba yun? Malamang ay hindi pa siya umuwi. Gawa ng mga inutos ko sa kanya para sa preparaciones, para sa libing ni Maria Clara. Si, eso es cierto, padre. Soy yo. Encantado de conocerle de nuevo. Matagal na akong walang bisitang dumadaan dito. Matagal na akong nag-iisa sa silid na ito. Sana ay makapawi ng kalungkutan ang balitang ihatid ko sa inyo. Balita? Anong balita? Wala na siya, padre. Sumakabilang buhay na si Maria Clara. May problema ba, Paulita? Hindi ko nagugustuhan ang mga nababalitaan ko. Kaliwat kanan ang ginagawa nilang pag-aresto. Natatakot ako. Baka pati ikaw ay madamay. Wala silang dahilan para hulihin ako. Ngunit tiyak na mainit ang mata nila sa inyo dahil sa nais niyong ipatayo na akademya. Kailangan mo ba talaga sumama pa roon? Gusto ko lamang mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Na matuto sila ng wikang Espanyol. Tulad kung paano natuto ang mga Espanyol ng wika natin. Pangako, Paulita. Magiging maayos rin ang lahat. Eto. Meron akong handog sa iyo. Sa gayon ay kahit hindi mo kapiling, parati mo pa rin akong maalala. Pasensya ka na. Yan lang ang kinaya ko. Pero pangako, kapag nakapagtapos na ako sa abogasya, kahit araw-araw pa kita bilhan ng nais mo. Gagawin mo talaga iyon? Kahit na payak na buhay lamang ang gusto mo? Anong buhay na yan? Ang buhay na yung nais. Iyon ang kapayapaan ko. No habla ese tipo de broma. Sino ka para mag dalang masamang balita dito? Ginagawa bang biro ang mga ganitong klaseng balita, pati? Tunay na umauna ang dalaga. Sino ka bang talaga? Ha? Patay na ang anak ninyo. Nakikiramay ako, Doña Isabel. Ang kapitan. Kamusta ho siya? Tulala si Tiago. Hindi mo makausap. Hindi ayaw kumain. Nagkulong kagad sa kanyang silid nang dumating kami. Hayaan niyo ho. Sisilipin ko siya mamaya.
Baka humapilit kong kumain. Hindi pa rin siya makapaniwala na nawala ang kanyang unika iha. Nawala na siya ng lakas. Mahirap po talaga tanggapin ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Naranasan ko ho yan sa aking ina at kapatid. Nakakawasak. Lubos nakakalungkot. Akala ko ho noon ay hindi na ho ako makakabangon muli. Senyora, senyora, ang kapitan. Sinilip ko po agad si kapitan. Pero hindi po siya gumagalaw. Pero bilas po yung dalawang mata niya. Ano? Kapitan! Kapitan! Ano nangyari? Nasobrahan siya sa apian. Ako. Ipadoktor ka. Gumawa ka ng paraan. Buhayin mo siya. Tulungan mo siya. Ito ba, padre? Yes. Gracias. Gracias. Señor. Señor. Ano kinakawa mo? Kailangan ko ng tubig. Sumisikip ang dibdib ko. Kaya ako makainom. Senyor, bakit? Sino ka tulay? Ngayon na ang tamang panahon upang kayo ay magpaalam na. At pagbayaran sa impyerno ang lahat ng inyong mga kasalanan. Kay Maria Clara. Sa kanyang kaawa-awang ina. Kay Kapitan Tiago. At lalong-lalo na sa aking ama. Krisostom mo, Ibarra! Hindi maaari ito. Si Ibarra matagal ng patay.
Sana nga ay namatay na lamang ako nang nakapiliin ko na si Maria Clara. Si Maria Clara. Namatay na lamang sa labis na hinagpis. Si Maria na namatay sa kalupitan ninyo ni Padre Salvi. Melchor! 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 Senyor, ano nangyayari kay Padre Damaso? Inatake sa puso si Padre. Humingi ka ng tulong, magmadali ka! No puedo. Ikaw ang ugat ng lahat ng ito, Padre. Kung kaya't muling babalik sa'yo ang bunga ng mga plano ko. Inabasbasang kita ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Hanggang sa huli. Ubus na sa pagmamahal ng anak ng Diablo. Nagaganap, pwede pang mapigilan? Pwede pang magbago. At maaaring hindi mangyari yung nabasa ko noon. Posibleng magbago pa ang isip niya. O hindi kaya may bago siyang pinaplano. Lason ang kumitil sa buhay nating lahat. Lason ng Las Islas Filipinas. Nagmamahal, S. No, Basilio, huwag kang makinig sa kanya. Kahit anong mangyari, naiintindihan mo. Ang mahalaga ay kapiling na nating muli ang ating mga kasintahan. Hindi na mga Padre Sibin! Nararita namin! Bakit niyo ako hinuhuli? Wala akong ginagawang masama! Oh my gosh, grabe yung mga nagaganap. Guys, alam mo yun, hindi mo alam ang mangyayari pa. Kasi nga, yung libro, nililimbag niya, like real time yung mga mangyayari. And sa nakikita ko, si Simon parang buong-buo pa rin yung loob niya na gawin yung plano niya, yung maitim niyang balak na pag-revenge sa mga kalaban niya dati. And tingnan na lang natin kung kaya pa ni Clay talaga baguhin yung mga magaganap. Sa tingin ko kasi parang ito na yung sukdulan na kasi yung case ni Ibarra or ni Simon. Kaya parang point of no return na siya, parang paliwara na kumbaga kasi wala na yung tatay niya, wala na si Maria Clara, wala na rin siyang mga kaibigan. Parang alam mo yun, parang damay-damay na. Pero may hangarin pa rin siya na mapabuti ang Pilipinas. Yun nga lang, sa maling paraan. So kailangan dito maliwanagan siya na hindi masosolve ang katiwalian o kasamaan sa pamamagitan ng isa pang kasamaan or paggawa ng hindi maganda or hindi mabuti. So, and guys, there you go. That was my reaction. Thank you so much for watching this with me. Before we end, I wanted to say shout out to the Queenies and yeah, mga fans ng Queendom and of course, mga kabayan natin sa ibang bansa, especially sa Chicago. Meron tayong mga friends sa Mississippi, oh, di ba? And New York, of course. And Hong Kong, wow, mga friends natin dyan sa Hong Kong, mga Pilipino, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait,
Riyadh, ayan, nalala ko. And once again, New Zealand, ang sisipag nilang mag-comment and magpabati. So there you go. Thank you so much for watching and hope to see all of you guys tomorrow for another episode of Maria Clara at Ibarra. Bye.